daming nagagalit na nagtatanggol sa iyo itong nakaraang taon. Hindi pa naman kampanya, pero sa ikot mo na subaybay namin sa buong Pilipinas, grabe ang taga-suporta mo. Walang pakialam sa init, ara, yung ulan, kung anumang pagod. So dahil dyan, nakita kasi yung style mo na hindi ka napipiko, hindi kayo gumagante, hindi kayo parang nakarelax lang kayo, kaya gustong-gusto ng tao. Sa tingin mo, pagsisimula ng kampanya by February, kasi yun talaga ang official campaign, lalong titindi ang Marcos supporters, lalong titindi ang galaw ng inyong mga followers dito at sa abroad pagdating ng February? Well, gagawin namin ang lahat para maging para patibayin ang suporta na yan. At sa palagay ko, ihaharap ko na hindi lamang yung pamumulitik, hindi pa yung pagkampanya, kung ano ang mga dapat gawin, ano ba ang mga plano, ano yung mga dapat na pulisiya para makaahon na tayo dito sa mga krisis na ito. At baka naman, kung pagbigyan naman tayo ng Panginoon, ay siguro naman last na itong Omicron na ito at dahan-dahan na tayong aahon. Dahon-dahan na tayong sisikat muli. Yun ang aking pinagpaplanuhan dahil hindi naman talaga yung mga nagbabatuhan ng insulto, naiinit na salita, hindi nakakatulong yan eh. Hindi naman gumanda yung buhay ng kahit isang Pilipino dahil minura mo ako eh. Hindi naman, walang kinalaman yan sa serbisyo eh. Kaya yun lang naman ang iniisip ko kapag serbisyo dahil nakakaawa masyadong tao eh. Masyado nang nahihirapan ng Pilipinas. Kaya kailangan natin makahanap ng solusyon dito sa mga problema ang hinaharap natin. Nagsisimula ngayon sa pagkakaisa. Mr. Marcos, ganito na lang. Yung last message po ninyo, yung gusto niyo sabihin sa ating mga nanonood, nakikinig ngayon sa buong mundo, lalo na yung mga followers, supporters. Dahil kasi ako, nakakatanggap din ako, meron akong sariling vlog at saka dito sa social media, dito sa media. Ang daming mas matapang o mas galit. Ikaw, napakabait ang dating mo, pero ang daming nagagalit na nagtatanggol sa'yo. Meron namang panawagan parang labag na sa batas dahil dala na ng emotion yan eh. Pakalmahin mo nga sila, Mr. Marcos. Sabihan mo nga sila, ano bang gusto mong sabihin para hindi maging masyadong mainit yung followers mo. Papasalamat din lahat. Papasalamat ako sa kanila dahil syempre ang laki ng support ang ibinibigay sa atin, napakaganda. Pero siguro kaya nga yung aming pinag-uusapan ay huwag na nga magpag-away-away. Sinasabi, meron akong mga supporters, sasabi, mga ganito, ganyan, sinusulatan ko, pinapagalitan ko, inaaway ko. Sabi mo, huwag mo nang awayin, isama mo na lang, sumama na sa atin. Ganun na lang ang gawin ninyo. Para dumami tayo, para unity. Yun na nga, makamit natin yung ating pinag-uusapan na pagkakaisa. At maraming salamat sa inyong lahat. At dahil alam ko na pinagtatanggol nyo kami, pinagtatanggol nyo yung ating kandidatura at ipinaglalaban ninyo yung mensahe natin. So maraming salamat. Ngunit ay nandito na naman tayo sa Omicron. So kung may mensahe man ako, ipagpatuloy nga natin yung tulong natin sa kapwa Pilipino at mag-ingat uli po tayo. Huwag tayong dadala ng sakit sa lugar na walang may sakit. Mag-ingat po tayo, mag-suot na naman tayo ng face mask, maghugas ulit tayo ng kamay, huwag tayong mag-social distancing ulit tayo, balik na naman tayo, alam kong nakakapagod na. At akala na nga natin nalipasan na natin, nakalampas na tayo sa COVID. Ngunit ito na naman ito. Kaya yan lang naman ang pag-asa natin na mag-ingat tayo, magpabakuna kung hindi pa nabakunahan at sundan natin ang mga protocol na ibinibigay sa atin ng ating mga otoridad. Wow. Well, salamat po at sa mga susunod na mga pagkakataon, yung ibang mga issue atin hong pag-usapan dahil alam ko busy po kayo kahit walang rally, walang motorcade, pero napakarami pa rin na inyong mga galawan. Salamat po ng Partner marami Mike. Sa inyong oras, pagkakataon. Di ba, Partner MJ? Partner Mike. Binigay sa atin ni BBM. Partner? Partner Mike, Mr. President, may request ng taong bayan. Bekaya naman daw, next time, si Vice President, sana naman ang aming makapanayang sa SM9. Mas maganda kasi nandalo eh. Para kompleto na lineup. sige, sabihan ko siya. Alam naman ninyo, malapit naman kay Pastor Kibuloy si Inday Sara. I'm sure na papayag si Mayor Inday. Sir, pero ang ganda, BBM, ang ganda ng chemistry niyo, ha? Ang ganda ng tandem yung dalawa, ha?
Off on ma, camera. Magandang iba klase. Magandang ano magkasundo kami. On a personal level, hindi lang sa political level in terms of yan policy eh. Ganun. Pero madali naman kausap si Inday Sara. She's very at nakaka ano siya very maayos siyang kausap. Correct, ang biro ko nga sa kanya babae, alam ko babae ka pero parang lalaki kang kausap, lalaki kang kausap. Ang ganda rin ako na napansin ko. Ang ganda ng chemistry niyo talaga kumbaga sa basketball, 'di ba? Ikaw wala nang career ng basketball. Yung tingin lang nakakaintindihan ko anong gagawin. Ang galaw. Basta kasi magkalayo kayo eh. Isang Mindanao at Luzon, 'di ba? So sa body language, tinginan, nakukuha niyo kung ano dapat gawin. Ang galing ng chemistry. Maganda. It's coming together very well. Pinaghahandaan na ngayon namin yung actual na campaign period. Nagbago lahat ng plano, I have to admit. Nagbago talaga lahat ng plano dahil dito nga sa pagkalat na naman ng Omicron. Okay. Pero siguro pagka medyo gumangang sitwasyon, babalikan na namin itong aming... Balik na kami on the campaign trail. Okay. Partner, okay na? Okay tayo? Isa tayo. Mr. President, okay, maraming salamat po sa iyong panahon. Thank you, MJ. Maraming salamat, Mike. At maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa atin. Magandang thank you po. Worldwide po yan, sa buong mundo. Thank you po. Okay. Good morning. Yan po, mga kababayan, ang number one presidential ball sa 2022 elections. Batay ho yan sa mga survey ng daang December. Yes. Tatlong survey, number one yan. Ang layo na diferensya ni VP Lenny Robredo.